na ng alegasyong pagmamanipula sa presyo ng commercial rice, iginiit ng ilang rice mills sa Bulacan na walang nagaganap na hoarding sa kanilang hanay. Umaasa naman ng marami na babalik tinagat sa normal ang presyo ng digas. Balita hatid ni Jamie Santos. Nagrereklamo ng mga tindero sa Cagayan de Oro sa mataas na presyo ng commercial rice. Sapat naman daw ang supply kaya sana raw bumalik na sa normal ang presyo. Tumaas kasi ng 2 hanggang 3 piso ang halaga ng commercial rice sa mga palengke doon. Kaya ang bayan muna nagtataka kung bakit daw nangyayari ito. Gayong may sapat na supply ng bigas at nag-i-import pa. Na meron talagang kartel, no? At ang kartel naman ay hindi mamamayagpag yan kung wala siyang mga kasamahan. Hindi rin daw tamang laging pag-aangkat na lang ang sagot sa problema sa bigas dahil pagpatay daw ito sa mga magsasaka natin. Sabi ng National Food Authority o NFA, bumababa raw kasi ang supply ng bigas kaya tumataas naman ang presyo nito. Iniimbestigahan naman daw ng pamahalaan ang alegasyon ng hoarding at artificial shortage. Kung mag-hoard man sila at mapatunayan natin yan sa ating mga visitorial visits sa ating mga bodega sa private sector, ang gawin natin, huwag na nalang hintayin tulad nung Marshall doon, na dapat meron tayong raid na naman. Surveillance is being carried out to discourage hoarding and other practices that could lead to artificial shortage. Rolling stores have been deployed to sell these commodities. Dumepensa naman ang ilang rice mills sa Bulacan. Wala raw shortage at walang hoarding na nagaganap sa kanilang hanay. Mataas na rin po talaga yung labasan ng mga, syempre, traders po na nakahawak na ng palay, binebenta. Pero wala pong hoarding kasi po dire-diretso naman po ang benta, dire-diretso giling. Pangako naman ng Department of Agriculture, papataasin nila ang production agricultural sector kasama na ang bigas. Jamie Santos, GMA News.